unang paksang ating pag-uusapan, panoorin po muna natin ito. Salamat ko sa Diyos kasi binigyan niya ako ng mapagmahal na asawa, si Kaljun, masigla, at saka pinihayaan niya kami ng tatlong mga anak na lalaki. Subok na dumating sa pamilya ay yung bunso naming anak na si Homer. Nagsimula siyang maglakad, sobra siya ka-hyper, hindi mo talaga siya maiwan na dyan lang siya. Yung crib, hanggang dito niya, yung crib. Pero nagtataka kami, bakit siya nakakalabas dun? Hindi siya makapagsalita, kahit mama man lang sana. At 4 years na siya, pero zero talaga. Yung ano, walang emosyon. Tsaka, wala siyang eye contact. Yung diagnosis ng doktor is autism spectrum disorder. May problema siya sa brain development. Talagang malaking gagok yun sa aming mag-asawa. Sabi naman ng doktor, autistic is autistic forever. Ay yun ang hindi ko matanggap. Hindi ko yun matanggap kasi alam ko may ama. Walang imposible. Sabi namin, kaya we agree na magpanata tayo. So tuwing alas 10 ng gabi, pumupunta kami sa kapilya. Hindi ko na maalala kung ilang buwan, taon yun. Basta kayo yun ang pinaka-weapon namin. Sabi ko, Ama, I never question you bakit binigyan mo kami ng anak na ganito. Ang tanging hiling ko lang po sana turuan mo kami paano ko palakihin yung anak ko na makilala kanya. Nung nalaman po na autistic si Homer, parang pagsubok ito na nabasa sa amin. Ang sinasabi ko talaga sa Ama tuwing manalangin kami na, Ama, palagkalingin mo si Homer upang makilala ka niya, sapagkat hindi ka mapaglingkuran ni Homer kung ganyan ang kalagayan niya. Parang yun na siguro ang paraan ng Ama na may bata na napansin ko na parang may kapansanan. Tapos tinanong ko yung kasama saan. Andiyan, yun yung school. Malapit na malapit sa office ko doon sa Mandaue. Tapos noon, inquire ako about sa school. Sabi niya, Ma'am, we cater about autism, ganito, ganyan. Tapos doon, sabi niya, kailangan yung diet. Ang daming bawal. Bawal. Anything with sugar, bawal. Anything with flour, bawal. Anything with dairy products, bawal. Ginawa ko po. Kailangan, kapati kami, hindi ka kami kakain ng ito kasi nandiyan si Homer. Mahirap yun. Kasi a single can be alone, talagang mag-trigger. Nahirapan talaga ako dun i-implement kay Homer. Kasi kailangan, pag yung training, ito start sa bahay, ito sa pamilya. Kailangan magka-teamwork. Sabi ko, I challenge you, kahit isang linggo lang. Pag-diet tayo, nanalangin tayo sa Ama. So, kailan gawin din natin yung share natin? Hindi pwede, nahihingi tayo, wala tayong ginagawa. Kaya, sinunod nila yun. Tapos, after a week, napansin ko, may pagbabago talaga si Homer. Medyo ano na siya, meron siyang eye contact. Tapos, behave siya. Hindi siya hyper. You see, tingnan nyo. Yung ganong autism, hindi yan nakakatindig. Once they focus sa isang bagay, yun lang talaga. Hindi nagpa-function yung, ano nila, yung hearing. Nagtaka ako sa Homer, we will change the channel. We will watch Pacquiao. Kailang English kasi universal language yun ng autism. Bigla siyang lumingin. Siya mismo ang nag-change. Tingnan nyo. Di ba? Tingnan nyo si Homer, may development. Doon sila na-inspired. So simula nyo, talagang diet na. Si Homer, nagsimula siya sa one-on-one. Isang teacher, isang student. After a month, dahil nga doon sa diet na ginawa namin, naging ano siya, sinali na siya doon sa mainstream. 15 students, tapos isang teacher. So he was almost 5 years old. So, marunong na siyang magsulat. Yung basic, straight line, crooked line, yung mga ganun. Yung color,
identification, alam mo niya, yung counting from 1 to 100, yung basic talaga na preparation for kinder. Ganon. Alam na niya. Marami na talaga siyang alam. So talaga, ang saya-saya ko. Kailangan talaga prayerful ka. Lagi kang manalangin. Kasi pag ang Diyos ang gumawa, walang imposible. Nandoon talaga ang magpapala. Sa kasalukuyang kalagayan po ng panahon na patuloy ang paglubha ng kahirapan at kasamaan, iba't ibang mga sulir ng pansambahay nang dumarating sa mga tahanan. Maraming tao po ang bumabaling sa kanilang kapwa upang humingi ng tulong, lalo na sa pinaniniwalaan nilang may impluwensya, mayaman at makapangyarihan sa lipunan. Ang iba naman po, dahil sa bigat ng suliranin na kanilang nararanasan, ang binalingan po ay ang paglalasing ng alak o paggamit ng ipinagbabawal na gamot o ang paggawa ng masama. At ang lalong masaklap, may mga tao po na nagpasiya na wakasan na lamang ang kanilang buhay dahil sa tindi ng suliranin na kanilang nararanasan. Ito po'y ginagawa nila sa pag-aakalang malulunasan ng kanilang kalungkutan at mga suliranin sa buhay. Nag-iisip, nagtatangka sila na tapusin na lamang ang kanilang buhay. Kung ang mga ito man pong nababalitaan natin ito'y nangyayari sa ibang mga tao, hindi po gayon sa panig ng mga tunay na lingkod. Totoo po yun. Ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay hindi po mahuhulog sa ganitong isipan at gawain, sapagkat matibay po silang nanghahawak sa magagawa ng pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ganito po ang itinuturo ng Biblia, ang pagtatalagang dapat iukol sa pananalangin. Ang babasahin ko po ay isang tagpo nang ang ating Panginoong Hesukristo ay narito pa po sa lupa at nagtuturo sa kanyang mga alagad. Dito po sa Lucas, sa 18 at ang talata po ay 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganglupaypay. Dito po ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo ang pagtatalagang dapat pong iukol sa pansariling panalangin. Ang sabi po niya, dapat magsipanalangin lagi. Dalawang mahalagang salita po ang nais po nating ipapansin. Una, kapag ka po sinabing dapat, tungkulin po yon o pananagutan. Hindi po optional. Hindi iniiwanan sa atin ang pagpapasya kung ito po ay gagawin ba o hindi. Ikalawa, kapag ka po sinabing lagi, hindi kung kailan lang maisipang gawin. Hindi po paminsan-minsan o kaya ay panaka-naka. Kundi sa lahat ng angkop na pagkakataon. Kaya hindi rin dapat pagsawaan. Ano? Ano? Kapag na din to. At mga mahal naming taga-subaybay, lalong hindi po ito dapat katamaran o ariing biro ang pananalangin. At kung hanggang kailan po nagtatalaga sa pananalangin ang mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos, ganito po ang mababasa natin sa awit 116:2-6. Sapagkat kanyang ikiniling ang kanyang pakinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Kapag ka po sinabing habang buhay, sa lahat po ng yugto at panahon ng buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda o hanggat may buhay at lakas. Sa makabidang panalangin po, bahagi na ng buhay ng mga tunay na lingkod ng Diyos. At ito po mismo ang dahilan. Kaya ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na aming ipinaglilingkod sa inyo, bagamat may ginagawa ng sama-samang panalangin, ano, sa panahon ng ating mga kongregasyonal na pagsamba, ay nag-uukol pa rin po ng mga panalangin, hinihikayat pa rin po ng pamamahala na magsagawa ng bukod at personal na pananalangin sa Diyos. Eh maaaring ang itinatanong ng mga sumusubaybay sa atin kapatid na dindo ay kailan ba dapat isagawa yung pansariling pananalangin? Sa panahong itinakda po ng mismong mananalangin, gaya po ng ginawa ng propetang si Daniel, at yan po ay nakasulat dito po sa Daniel 6 at ang talata po ay 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin
at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Ang halimbawa po ng lingkod ng Panginoon Diyos na may itinakdang panahon sa pansariling pananalangin ay si Propeta Daniel. 3 beses po siyang nananalangin sa ating Panginoon Diyos sa isang araw. Ginagawa niya ang pananalangin, hindi po dahil lamang sa may nararanasan siyang pag-uusig o kaya po ay gipit siya sa kanyang kalagayan, kundi ayon po sa Biblia, dumalangin siya gaya ng kanyang dating ginagawa. Sa makatwid, ugali na po niya. Bahagi na po ito ng kanyang buhay. At yan din mismo, ano, kapatid na din to. At mga giliw namin taga-subaybay, ang katangian pong taglay ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon. Kaya nananalangin bago kumain. O kaya pagkagising sa umaga, bago pumasok sa paaralan, bago magsimula ng gawain sa araw-araw, nananalangin muna. At meron din po silang itinatakdang pagpapanata. Ang panata pong tinatawag ay yung may nakatakdang oras na kung saan doon nila inihingi ang tulong ng ating Panginoon Diyos tungkol halimbawa sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang bubuksang negosyo, o kaya sa panig ng mga kabataan sa panahong sila'y nag-aaral, lalo pa nga po pagka kukuha sila ng eksamen. Ng mga pagsusulit. Ano? Nagpapanata po sila. At ganun din naman ang ginagawa ng kani-kanyang sambahayan. Nagpapanata para sa kapanatagan, kapayapaan ng pagsasama ng mag-asawa, at ganun din yung kaugnayan nila sa kanilang mga anak, yung kalagayan din ng buhay at pamumuhay ng kanilang buong sambahayan. At higit po sa lahat na ipinapanalangin, lalo na ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay ang ukol po sa kanilang karapatan, ang pagtupad ng kanilang mga pananagutan sa ating pong Panginoon Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, pinatutunayan lamang po sa atin na talagang dapat tayong manalangin palagi sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po ng laging pananalangin sa Diyos upang huwag manlupaypay, upang matamo natin ang kanyang pagtulong at pagliligtas. Bago po natin ituloy ang pagtalakay, panoorin po muna natin ito. Akala ko na talaga tuloy-tuloy na yon yung pag-ano niya, yung progress niya. Hanggang sa yung helper namin, may sipon. Nahawa si Homer. Sinipon si Homer. Tapos nagka-fever siya. Talagang hanggang sa pneumonia. Tapos na-hospitalize siya doon. Pagbalik niya doon sa school, sa special school, back to zero po. Ano siya? Balik siya sa pagiging autistic. Dahil dun sa mga gamot, antibiotics, sabi ko, I tried everything, the best I could, yo-yo effect. Sometimes okay, sometimes hindi. Pray ka lang ng pray. Na-observe ko sa kanya mga two months, na kahit kumain siya ng yung bawal, maraming bawal, iba eh. Meron talaga siyang development. Nakakapag-express na siya ng salita. May sense na yung sinasalita niya. Doon na ano talaga ako. Kaya, I share it with the school. Yung pinaka-deputy administrator namin, bumisita sa office, na-share ko. Sabi niya, Rose, I really love your story. Please put it into writing. Because I really want to share it with Dr. Bruce Pipe. Hanggang sa nakarating niya kay Dr. Bruce Pipe. Kaya sumulat siya sa akin, na kung pwede, i-edit niya yung story and gagawa siya ng libro. Ito yung libro na yon, yung Stop Autism Now. After 7 years, noong 2012, na sorpresa na lang ako na nag-email siya sa akin na bibigyan niya ako ng libro na nandito nga ang story ni Homer. Pati rin sa internet, halos nandoon na. Ang daming nakalink na doon sa story ni Homer. Ang daming tao na na-inspire. Noong April 2013, nagiging guest speaker ako sa Prime. Kasi yung ibang tao nag-inspire sa akin na magaling na ako. Ang pangalan ko sa buhay ay magiging fine arts. Kasi magaling ako sa mga arts, mga drawing, sa mga architecture.
Marunong ko mag-color, marunong ko mag-measure, gaya ng mga shapes, mag-construct ng ano, mga design. Sa totoo lang, ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Dalangin ako sa Diyos sa aking mga pamilya na may pag-asa ako na makatapos ako sa eskwela. Pinakanalangin ko sa aking sarili na magbago na ako, na hindi ko na masyadong nahihirapan sa aking sarili. Ako ay kagawad sa pagsamba ng kabataan. Gusto ko may tukulin para pinagbubunyagin ng kaluluwatin sa ating Panginoon Diyos. Kaya I realize na hindi totoo yung sinabi ng doktor na autistic is autistic forever. Sabi ko, walang imposible sa Ama. Pag ang Ama ang gumawa talaga, totoo yun kasi nasa Biblia, manalig ka lang talaga sa Kanya. Pinagpapasalamat ko yung malaking-malaki sa buhay ko na pinagkaloob ng Ama. Yung wish ko na si Homer maglingkod sa Kanya. Ginawa pa niyang may tungkulin sa iglesia. Ano kanilang pananampalataya, nakita na rin marahil ng Diyos sa kanilang pagtatalaga sa tungkulin ay isang totoong napakalaking himalapo ang nangyari na gumaling ang kanilang bunsong anak. Never akong umabsent sa pagtupad ko ng tungkulin. Sabi pa nga nung mga kasama ko sa office, Rose, iano mo muna yung church mo kasi your son needs you. Sabi ko, hindi. Mas siguro i-give up ko pa yung trabaho kaysa yung paglilingkod ko sa Ama. Eh, humihingi nga ako ng ano eh, ng miracle. Eh, bakit ako hihinto sa paglilingkod? Eh, alam ng Diyos yung puso ko. Gusto ko na kasama ko si Homer sa paglilingkod. Yung mga manggagamot, yung lahat ng mga gamot, ano man yung gamot na yon, kasangkapan lang yun. Ang talagang makapagaling sa mga sakit ay yung pananalig sa Ama. Dahil ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible. Sumasampalataya ako na sa pagka-Iglesia ni Kristo namin, yun ay may malaking kaugnayan sa pagaling ng ating lahat. Mga mahal naming televiewers, sinatalakay po natin na dapat tayong magsipanalangin lagi. Napatunayan po natin mula sa mga katotohanan na kasulat sa Biblia na totoong napakahalaga po ng pananalangin para sa ating kapakanan. Para huwag tayong manlupaypay, manawagan tayo sa ating Panginoon Diyos, humingi tayo ng karagdagang lakas at pag-asa. Ang katunayan po, ganitong itinuro din ni Apostol Santiago. Pakinggan po ninyo ang kanyang sulat sa 5:13, 17, at 18. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Napansin po ba ninyo, mga mahal naming televiewers, sa itinahayag na ito ni Apostol Santiago? Ang sabi niya, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Sa makatwid, sa panig po ng mga tunay na lingkod ng Diyos, sa panahon ng kanilang pangangailangan, ang unang-unang sumasagi sa kanilang isipan at yun ang kanilang ginagawa ay ang manalangin sa Panginoon Diyos. At hindi po ang paggawa ng masama. At lalong hindi sila nahuhulog sa kawalang pag-asa. At gaya nga po ng binasa ng kapatid Nareno, ang isa po sa mga halimbawa ng Biblia na nanalangin sa panahon ng pangangailangan ay ang propeta ng Diyos na si Elias. Mataimtim siyang nanalangin sapagkat kailangang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos upang sumampalataya ang buong Israel na ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang pananalangin ay batay rin sa hinihingi ng pagkakataon o batay po sa ating pangangailangan. Kaya hindi man itinakda, subalit kailangan o kung hinihingi ng pagkakataon,
eh dapat po tayong manalangin. At meron pa pong isang napakabuting halimbawang mababasa tayo mula sa mga banal na kasulatan na nag-ukol naman po ng matinding sakripisyo sa pananalangin at paglapit sa Panginoon Diyos sa panahon ng kanyang matinding pangangailangan. Pakinggan po ninyo ang mababasa natin sa Lucas 6 ang talata po ay 12. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Napansin po ba ninyo, mga mahal naming televiewers, buong magdamag po nanatili ang ating Panginoong Jesucristo sa pananalangin sa Diyos. Binibigyan din lamang po natin matinding pagtatalaga at matinding sakripisyo po ang iniukol ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pansariling pananalangin sa ating Panginoon Diyos. Mga mahal naming taga-subaybay, magsuri po tayo sa ating sarili. Kung ang Panginoong Jesus na siyang Kristo at Panginoon po natin, pinuspos ng Panginoong Diyos ng kadakilaan at ng napakaraming katangian na wala sa karaniwang tao, ay nanghawa sa magagawa ng pananalangin, sino naman po tayo para magwalang bahala sa halaga po ng panalangin? Pero nililinaw muna natin, ang kapatid na dito at mga mahal naming televiewers, ang isinagawa pong ito ng ating Panginoong Jesucristo na magdamag na pananalangin, pansariling panalangin po ngayon. Nag-iisa po siya doon, hindi po ito panalangin pangkapulungan. Upang dinggin ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga panalangin, kailangang matugunan po natin ang mga katangi ang hinahanap niya. Ganito po ang mababasa natin dito po sa ikalawang kronika sa 7 at ang talata po ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Dapat po kabilang sa kinikilala ng ating Panginoon Diyos na kanyang bayan, mapagpakumbaba at tinatalikuran ang kanilang masasamang gawain. Kailangan po nasa tunay na iglesia masunurin sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos at laging nagbabagong buhay. At hindi lamang yon, maraming ginagawa para sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya laging nagtatalaga sa mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos at tumutulong sa iba't ibang mga gawain ng iglesia. Apo, malino po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya mga bilim namin televiewers, nag-aanyaya po kami sa inyo na hanapin at aniban ang tunay na iglesia na kinaroroonan ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito upang magkaroon tayong lahat ng karapatang dumalangin at dinggin ng ating Panginoon Diyos. Pinakahahangad po ng pamamahala sa iglesia. Sama na po kami na tayong lahat ay magkasama-sama sa tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Magtamo ng pangako ng ating Panginoon Diyos, hindi lamang ng mga biyayang ukol sa buhay at pamumuhay dito sa lupa, kundi higit po sa lahat, magsama-sama tayong lahat doon po sa piling niya sa Bayang Banal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo magwakas, tayo po'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, magalang po na nananalangin kami. Maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli mong ginamit na kasangkapan ng programang ito. Opo. Para ituro sa maraming mga tao ang iyong katotohanan. Amen. Hinihikayat mo kaming lumapit sa iyo. Opo. Sa pamamagitan ng ganitong mga pananalangin. Opo. Sana po ang mga magulang ang unang matawagan ng pansin. Amen. Dito namin pagunahan, sanayin at akayin ng aming buong sambahayan. Opo. Sa paglalagak ng aming lubos at ganap na pagtitiwala sa iyo. Opo. At sa magagawa mo sa aming buhay. Amen. Lalo na po sa mga panahong ito. Opo. Napatindi ng patindi ang kalalagayan ng pamumuhay. Opo. Sa iyo po namin inihahabilin
ang kapakanan ng aming buong sambahay. Pagpalain mo po, Ama, ang buong iglesia. Amen. Sa pangunguna ng namamahalang inilagay mo sa aming unahan. Amen. Para patuloy nila kaming mapangunahan hanggang sa marating namin ang biyayang kaligtasan. Amen. Ganito po kami sumasampalataya, Ama. Pinagkaloob mo ng aming mga panalangin sa pangalan ko ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. From Dallas, Texas, and jij kijkt naar INC TV, waar de waarheid jou vindt.